guys, my name is Jeric Arenas at ngayon po ay nandito tayo sa malaking Sampaguita farm sa Isla, Nueva Ecija. So ngayon po ay papakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng pagkuha ng bulaklak ng Sampaguita at kung ano ang mga proseso na dinadaanan para madala ito sa mga pamilihan. So tara guys, tingnan po natin. Kailangan po baliwanag. Yung aming bitas. Itayin mo yung sound mo. Ayan, alam ng sound. Sige. Sige na ano. Eh, nandito sa Maidla, makapal-kapal. Meron mga buka. Ayan pala, kayo na sa'yo. Yung papadala na yung video nyo sa Japan. Ganon? Baka makakuha kayo artista doon eh. Eh, baka makakuha kang mami bitas. Hindi na. Sino nakagaya may pinipita? Yung kikali ito, wala pang nakukuha rito. Kaya buti dyan, medyo mag-nerve pa dyan. Kikali ito, wala pa yun. Huwag ko pa lang ito. Nakakay. Ayan guys, so madaling araw po sila nagpupunta dito para pumamitas ng mga bulaklak. Pabidyo nga po ng ano na ko. Eh, wala na doon ng konti na lang. Sino po yung nagtutusok nun? Yung ano, dinadala nila. Binabagsakan nila. Yung mga kumukuha. Binibili kasi sa kanila. Hi guys, welcome po sa aking channel at ngayon po ay nandito tayo mag-aalas 6 ng umaga sa may farm ng Sampaguita dito sa Isla, Cabanatuan City. So, ayan po, hindi po madali ang mga ginagawa ng mga nagsasampaguita dito, mga namimitas ng bulaklak. Kasi kailangan pa po nilang gumising ng madaling araw para lamang po kumuha ng fresh na mga bulaklak dito po sa kanilang mga hardin. So, ayan po, tingnan po natin ang kanilang ginagawang pamimitas sa mga bulaklak dito sa kanilang farm. Ate, bakit po pinipilian yung Sampaguita? Sagot ka nga ate. Kasi nga po, kailangan po yung pitasin lang talaga. Hindi po pwede yung bubot pa. Bawal po ang bubot. Ano po ba yung bubot na tinatawag? Kung ganito lang po kalaki, ayan. Ayan. Ayong ganito, hindi po pwedeng pitasin yan. Ano po ang pwede ng pitasin? Kailangan po yung malalaki na po ganito, ayan. Kulay puti. Ah.
libot. Mauubos ang bulaklak pag kinuha pa si libot. Ayan si Ate Este. Oh, ang may-ari ng Sampagitahan. Atis, ay teka. Huwag mo masyado po. Atis, tayo pa paano naman po ang maintenance ng mga bulaklak nyo na Sampaguita? Ay, araw-araw, naanuhan lang ito, ni-spray yan. Pero pagka po ito nilalagyan ng pataba, kada ano na, pa, isang buwan. Isang buwan po? Oo, minsan isa isang buwan nilalagyan ng pataba. Tapos araw-araw, ini-spray yan. Kayo na din po nag-spray na? Oo, yung may nag-yung kasama ko. Saka yung anak ko, si Jeric. Sila ang nag-i-spray. Kapangalan ko pa po pala yan, guys. So, yan po ang kanilang mga sistema dito sa kanila pong taniman. So, guys, narito po si Ate Este at isasalaysay niya po kung paano po ang tamang pamamaraan at ng pag-aalaga ng Sampaguita. So, paano po inaalagaan ng mga Sampaguita dito? Ay, una po, inararuto. Tapos, sumunod po, tinanim na ang bawat puno ng Sampaguita. At ito po ay dinadamuhan. Tapos, nilalagyan po ng pataba at dinobomba ng lason. Para po ito ay gumanda. At ito naman po ay limang taon na to. Limang taon na po. Yun po isang Sampaguita na halaman, gano'ng katagal po siya Ito lumaki. Po ay bago anihan ay 6 months. Na 6 months po. 6 na buwan na pipitasan na ito ng kaunti lang. Kung naabot lang ng mga isang tabo, ganyan. At kasi ito anong itinanim ito, hindi sabay-sabay. Ah, may nauna na po. May nauk bawat ano kasi, unang tudling, tatamnan. Okay. Pagka natapos po yan, ano uli ito, tatamnan uli. Hindi po sila pantay-pantay ng pagtatanim. Bawat halera, isang araw ang pagtatanim. Kaya inabot din ito ng kung ilang araw. Opo. Pero malaki din po kinikita niyo sa... Ito pagka po na pagka kuunti po at 10 ta... Nakaka-10 tabo lang. Pero pagka dumaksa naman po ito, nakaka-80 tabo. Saan nyo po dinadala yung mga paninda, yung mga bulaklak? Ito naman po ay dinadala namin sa... Binibigay namin sa biyahero. Dinadala ito sa Bulacan at Maynila. Sila na din po yung nagtutusok sa mga... Hindi. May kumukuha din po sa kanila ng 4 tabo. Ang pagbebenta po kasi nito ay 4 tabo. Tapos yung may kukuha na, sa dinadalan po namin biyahero, may kumukuha naman din po sa kanila ng portabo. Yung pong bulaklak mismo, gaano katagal po sa bago malanta? Matagal din, naabot din ito ng 5 araw. Sa 5 araw. Bago siya so, malanta. Pwede pa po nalang i-stock yun sa kanila tapos bago po ibenta sa ano? Ayun, kung kunyari, di ba pagka tinuhog ito at binenta, yung mga nagtutuhog, binibenta nga nila, di ba? Tapos inialagay sa mga puon nila. Yun, naabot naman ng 5 araw. Isang linggo. Nagbabrown. Nagbabrown matagal siya. Matagal din po pala yung buhay. Oo, nagbabrown siya. Pagka-brown na, tinapalitan na ng mga... So yan guys, marami po tayong natutunan tungkol sa Sampaguita mula po kay Ate Este. So, tinan pa po natin ang ibang nilang mga pananim dito. Eh, ayan po dyan, mayroon po mga... Ngay, bakit po pinuputol yung mga dahon niya? Ito naman para hindi tanim ng Sampaguita pagka lumaki ito at naaanihan na. Ito naman ay pinoproning. Pagka proning, binobomba, nilalagyan ng pataba at saka nililinis yung paligid para siya sumibol. Para po lumago ulit. Para man, pagka lumago siya at nanibago ng dahon, lalabas na uli yung kanyang mga bulaklak. Yun po pala ang dahilan bakit po pinuputol siya. Hindi tanim ng tanim kundi pinoproning lang. Laging pinoproning para gumanda uli yung kanyang dahon. Bumata yung kanyang dahon. Opo. Tapos
lalabas na yung kanyang butil. Okay po, salamat po.